Pintu mo dito. Then, pintuan mo rin dito. Eh, kesa sa gastos ko kasi naman lang eh. Dito ko na lang sa tipin. Walang gastos. Curang! Laksa boss ko. So, hello guys! Welcome and welcome back sa... Welcome and welcome back to my channel. So, just call me crazy, okay? So, ako mag-explain nga muna. And so, okay na. And so, balik na tayo. So, ngayon, ang gagawin natin isang DIY bird nest box. Okay? So, nest box ang gagawin natin. Kasi pagkatapos mong gumawa ng cage, kailangan meron kang nest box para sa iyong mga alaga. Okay? So, may iba't ibang sizes yung mga nest box natin. Merong 6 para sa di ko sure ah, sa para sa mga kids. Alam, yung 8x8 naman, 8x8x10 para sa African. Then, yung 10x10x12 inches yun ha. Inches, baka suwati mo centimeter. Maliit lang. Ang barang, nag-spray siya ng mosquito repellent. Ay, mosquito... Basta, killer. Yun na yun. Mosquito killer. Kung ano man yan. Since DIY lang to, titibid tayo. Kailangan, yung kung ano lang meron tayo. Huwag kang bumili. Maghanap ka na lang. Huwag kang tamad. Maghanap ka dyan. Marami dyan sa sulok-sulok. Ayun, may mga DIY cages na, halimbawa, merong gawa sa plywood. Yung iba naman, nasa, yung parang tupperware. Diba? So, meron din namang gawa sa karton lang. So, ang disadvantage, pag karton lang, pwedeng masira agad. Kasi pag halimbawa, nag-nesting na yan, nesting material ka, then di mo sila nalalagyan ng puso, di mo sila nalalagyan ng malunggay branches. So, wala silang pagkukunan ng mga nesting materials nila. So, kapag papel or karton, yung ginawa mong nest box, eh talagang masisira yan. So, kung ipapakita ako dito yung isang nest box na nanggaling sa kaibigan natin. Nasira na yung ano yung pinakabutas niya. So, plus mga screen niya. Pasok. So, ayan kung makikita nyo, eh talagang wasak yung pinakabilog. Naubos yan. So, ang cost niyan is pag nenesting sila, wala silang gagamitin para sa nesting materials nila, eh yun yung nagiging problema. So, kung tamad ka maglagay ng ano, halimbawa, ng mga malunggay branches or yung kusot, so, yun yung mangyayari. Uubusin nila yung nest box na gawa sa karton. So, mas advice ko na lang, gumawa na lang kayo ng kahoy para yung kahit sa ano lang, sa plywood lang, pwedeng 1/4. Yung 1/4 na manipis lang kasi yung 1/4. So, ang gawin mo, pagdikitin mo siya. Ra? So, magiging ano na yun, medya na yun, 1/2 na yun. Yung 3/4 naman kasi, pwedeng mabigat. So, ngayon, gagawin natin, 3/4 yung mabigat. Eh kasi, yun lang yung available kami. So, wala na po ito, pitok-pitok pa! Simula na ito! Back camera, pasok! Ayan, so, yan na yung mga gamit na gagamitin natin. Tingnan nyo na lang. May lagari, may material, may plies, kung mga nagbago, magamitin. Ayan, tapo, di dos. Mas maganda, di uno. Metros, eskwala, mas maganda para sure ball yung sukat. Yan yung mga plywood natin na 3/4, then may 1/4 dito. Ayan. So, mamaya, hindi na kasi ito magagamit. So, gamitin na natin yan. Mamaya, papakita ko. Kung pa. Okay? Alright, so since ito lang yung available na ano natin, ito na lang kukunin natin, hindi na yung mahabat, para medyo tipid tayo ng konti. Tingin nyo ba? Ang hirap ng ano? Ang hirap ng walang admin. Yan, so 10 inches, may guhit na. Yan. So para hindi sayang yung kabila, sukatin mo na siya doon, putulin mo na siya dito sa amin. Okay? So pwede mong gamitin yung eskwala na napakalaki. Kung wala kang pangguhit na diretso, yung lagari nyo, ito yung sa kabila, yung walang talim, sure ball yan na. Diretso, okay? So, ito na yung gagamitin natin para in case na wala ka. Eskwala, pwede mo to gamitin as ruler, sure ball. Yan, so, tapos lang sukatin. So, tirayin na siya ng lagari, dahan-dahan, kasi ito ay matalas, pwede ka masundan, okay? Thank you.
Yan, so okay na. Kita ba? 10 inches. 16 inches. So, hatiin mo siya sa gitna. 8 inches siya. Wala kasi yung mga staff nag-day off. So, ulitin ko lang. Mataras yung ano yung nag-ari natin. So, dahan-dahan ka sa paggamit ito. Okay? Yan, so okay lang. Hindi mo forma. Kung saan ka komportable niya, doon mo tirahin. Ay, dalawa na. Hindi siya nag-ano, nag-sakto ng 8 inches. So, ngayon, 7.5 lang. So, ang gawin mo, pag puputol ka ng isa pa, ang gawin mo, pare siya ng sukat. So, para may kapares, para hindi siya tabingi, para sure ball yung sukat. Okay? Okay, kaysa sa gastos ko kasi normal lang eh. Dito ka lang sa dipin. Walang gastos. Oh. So, alip siya ng 10 inches. So, dito ka. Okay? Tapos, lagarin mo lang rin. So, ito na. So, kulang na siya ng 0.5 inch para sa 8. So, pwede na. So, ngayon, haharapin ito ng papares. So, para wala nang suka-suka, eh, ilapat mo na lang yung pinagputulan. Tulad ni. Paglapat na, yan, wait na. Yan. So, ito na. May uwit na siya. Ito. Sana ball, hindi ko siya nagkita. Yan, kung malino yung mata nyo, sigurado. Kita niya. Kaya sa mas maganda nito, magsuot ka ng, ano, ng face mask kasi yung pinaglagarian mo, yung parang pinaka-usot na maliliit, yun, pwede mo malahap. So ngayon, tinatamad lang ako. Kaya, kayo na lang magsuot ng face mask. Okay? Ang kapal naman kasi niya. So, eto na. May apat pares. Ayan, so, meron pa ng dalawang pares. 7.5 inches. And then, yung 8 inches. Ayan, so, upload mo, yung dalawang 7 inches. Ayan, pagsamahin mo sila. Ayan, so, para kahit wala kang kasama, eh, pwede. Lagyan mo siya ng suporta para hindi siya mahulo. Okay? So, tulad ng lagari, mag-ingat mo sa martilyo. Okay? Kasi ang hindi nag-iingat, laging may pekla. Pag kapit na, yan, nalagay na yung isa, yan, hindi naman yan gagala. So, dito naman sa kabila. Kaya so, tirahin mo siya ng, ano, ng sure ball, yung hindi siya papasok sa loob, yung bako, para hindi mo na siya bubunot yan. Ah, so, pagkatapos ng ganito, yan, papatong mo na yung isa. So, tapos na! Dito pala. So, next, yung pinaka kabila. Ayan, so, gamitin na natin yung, ano, yung, ay? Yung one word na plywood. So, para maging makapal ko, eto, ribbon na lang. So, ngayon, pag alimbawa, alam mong hindi na ito magagamit kasi, ano na, barag-barag na. So, gawin mo, para hindi ka na mahirapan sa pagsukat, isaklob mo siya ng ganito, then, pakuan mo. Okay? Ayan, so pag napako muna sa kabila, ang gawin mo, lagariin mo siya. Dito. Tsurang! So, okay na. So, ngayon, yung 1/4 mo, para mas palibay, gawin mo siyang dalawa. So, tapos na. So, meron ka na 1/2
pinagpako mo yung Malfour. Ngayon, tagdarin mo siya ng pako para mas matibay. Okay? A few moments later. So, ayan. Tapos na. Ha? Hindi mo siya perfect. Kaya kung gusto mo tanggalin to, yung sobra, pwede kang gumamit ng katang. Yung pang swiper, no swiping. Swiper, no swiping. Alright, so yung sobra mo kanina, ito. Pwede natin siyang gawin pinto since sakto siya dun sa ano, yung kinak natin. Ito, pwede siyang maging pinto. Ah, okay. Kala mo marunong. Turo-turo. Hindi naman marunong. Yan, so, lagyan mo siya ng harang kahit 2 inches lang. O 2 inches. Ganyan lang kaaba. 2 inches. 2 inches. Para sure ball na walang kahulog yung ibon. Aww. Pag nakuha mo na yung sukat ng ano, ng pinto mo. Yan. Ah, so, may sobra pa yan. So, ang gawin mo, para hindi kayo hirap sa pagsukat, eto, gugitan mo siya. Kaya sa pag may guwit na, ito. Ito, tsaka ito ang hirap ng ano, ng yan. Pag may guwit na yan, yan na lang yung susukatin mo. So, eto na siya. Huwag mo kalimutan lagyan ng ano, ng konting allowance para pag isasara or bubukas, hindi siya masyadong masigit, hindi naman siya masyadong maluwag. Yung sakto na. Since maliit na siya masyado, wala ka nang masyadong nahawakan. Gawin mo. Para di ka mahirapan sa pag pukpok, ipaako mo siya para hindi siyang magalaw. Kahit isa lang, para ano, para huwag lang siyang magalaw. Then dito, pwede siyang apakan, okay? Ayan, so, habang tinitingnan ko yung pangit na outcam, eh, pwede mo ako suportahan sa magit na like, share, saka comment, comment kung paano yung paggagawa or kung mali may mga info na nabigay ko, kung may puna ka sa video, pwede ka mag-comment para naman maging mas okay pa yung next video natin or mas ma-approve pa yung vlog na. Okay? Subscribe. Oh, kita nyo naman. Sak 3. So kaya ganito yung ginamit natin para ano, para hindi ka nabibili na bisagra o yung maliliit na ganito. Actually, ito pwede kong ilagay. Pero since tipid tips tayo dito. Huwag ka nang kumastos, maghanap ka lang. So, ang lalagay na lang natin, tulad nung sa mga ano, sa mga nabibili nyo, yung di bukas na ganyan, sa loob, nasa, nakapaloob siyang ganyan. Ano lang, papako lang. So, ipapako mo ba siyang dito? Ito na yung lalagyan natin ng pako. So, para hindi siya magalaw, lagyan mo siya ng pako. Ito. Huwag mo na lang pakabaon para hindi siya mahirap bunutin. Okay? And so, pako mo siya dun sa may pinakatanda. Eto. So, yung sakto lang, pinaka-gitna. Okay na. So, tanggalin mo lang yung pinako mo. Bati mo sila. Hello? Tignan mo. Hello, guys! Hello! Hello ka doon! Ha? Yan! Oh. Hi, guys! Ano ba yan? Yan, lalagyan mo siya siyempre ng holder. Kasi pag wala siyang holder, pag nasara yan, eh, hindi mo na mabubukas. Or mabubuksan mo, matagal. So ngayon, lagyan mo siya ng ganito. Yung ganito. Yan. So ilalagay mo siya. Pasobrahan mo siya ng konti. Kahit mga ganito lang, dito. Para ano, para... Tawag doon. Meron na rin siyang stopper. Okay? Sa loob nyo na ipako para hindi masaktan yung mga ibon. Meron ka na bukasara. Yan o. Kaya so, unexpected, may ganito, sobra. So, pwede natin siyang gamitin. Kaso, wala siya yung pinaka dito. Pag, halimbawa, ilalak mo siya, kung saan siya papasok. Kahit, lagyan na lang natin siya ng alambre, o kaya, yung, basta, maghanap ka. Discard mo siya. So, nakita tayo, eto. Ano siya? Diretso siya. Yan. So,
Binaluktot ko siya dito. Ah! Okay na! Baka narabas nga! Ayan, so, tapos to siya. Ayan, nalagay ko siya. Mayroon kasi mag-ano eh, walang... Ayan, so, pag... siya. Ayan, so, kulang na lang natin is butas. Ayan, so, since wala tayong pambutas, manghihiram tayo ng pambutas. Okay? Churang! So, ito na yung pinaka-finish product. Ayan. So, ayan, may lock, may holder. Ayan, so, pag... So, nilagyan din natin siya ng mga pasingawan. Ayan. So, kaya may bilog yan. Yan yung ginamit natin yung pambilog dyan. So, eto na yung pinaka butas niya. So, nilagyan ko rin siya ng pasingawan. Dito, sa kabila. Then, ito, para sa pag-itatali natin. So, wait lang. Kunin ko lang yung electric. Ayan. So, dyan natin ilalagay yan if ever na magkaroon tayo ng bagong breeder. Yung pinto. Pa. So, yan yung pinto. And then, yung butas. Nandito. So, sabi ko, kaya nga, bago mo butasan, kailangan nakaharap sa'yo. So, ito. Ito yung butas. So, for example, pinagdugma mo na yan. 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 Kunwari, nakalagay na. Yan. So, parehas pinto, nakaharap sa'yo. Ito siya. Okay? So, meron pa siyang libreng kusot. Pinto mo dito. Then, pintuan mo rin dito. So, front cam, pasok nga. Ayan, so, yan, tapos na. Ito na. Ha? So, ha? My goodness. Pipitan ko na. Ayan, so, hanggang dito na lang mga bossing, mga boss. Ayan, so, sana makatulong to sa inyo, sa mga walang budget na pambili ng nest box. So, kung meron ka rin mga gamit or mga excess na materials na pwede mong gamitin, why not na gamitin mo na lang sila? Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili ng ano ng mga nest box sa market since ano din yan. Siyempre, negosyo din yan. So, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili. Same as sa cage natin. So, bumili kayo kung may pambili kayo. Ang akin lang is kung wala na talaga kayong choice, wala na kayong pambili. At pwede nyong gawin yung mga ideas na sinishare ko sa inyo. So, disclaimer. Hindi ko po inaangkin yung mga ideas natin. So, nakikita lang natin to sa mga ano sa mga kaibigan, sa mga social media. Basta. So, disclaimer po ah, disclaimer. So, ngayon, kung gusto niyo rin gawin yung ano yung DIY kits natin is ilalagay ko siya sa description and pati na rin yung ano yung may ginawa akong anin dati nung nagrarabbit pa ako. Change plan lang. Change plan lang tayo. So, meron din akong ginawang automatic water feeder. Lagay ko na lang din sa description para ano. So, kung may puna, kung may mali, kung nakatulong, please comment and also like. Kung paki-pindot na rin yung ano yung subscribe button, then batingin niyo yung bell. Para ano, para updated ka lagi sa mga bago nating video. So, maraming salamat. Ano ba? So, till next time. Wait lang. Baka mayroon pa eh.